Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'll be doing this affordable for you featuring mga hottest makeup from our local brands. So if you wanna see what's in my haul, please keep on watching. So ayan guys, para kunyari may iba yung outfit ko, naglagay ako ng jacket because I'm also doing a review for one of the items na i-feature ko dito. So I'm filming two videos right now. Anyway, let's start! Umpisa na natin and si Ever Belen ay uunahin ko. So ito na nga yung film ko kanina earlier, yung first impressions for this one. But right now, I'm still like doing the mga check-ins throughout the day, ganyan. Para makita nyo kung paano siya. But these are the Ever Belena Lip and Cheek Rollers. 125 pesos siya each. So we have Red to Go, tapos Nightberry, and then Uptown Red. So hindi ko na isa-swatch to kasi yung swatches nun, nandun sa video nun. Grabe, nahirapan talaga ako maghanap sa kanya. Nakailang punta ako na iba-ibang Watsons. Tapos sa grocery ko pala siya maaabutan, di ba? Hindi ako makapaniwalang sa hypermarket ko siya nabili. Pero yun nga guys, this is like your ordinary lip and cheek tint sa ating mga local lip tints, Rollerball. Ito pa, isa pa tong mga to, the glow out highlighters of Ever Belena. You know, Tanya! Talagang pak-pak-pak, boom-boom-boom siya. As in, ang dami niyang nilalabas sa mga kung ano-anong products. Pero sa pagkakaalam ko, dalawang shade lang ang available dito kay Glow Out Highlighters. And sa event, may nakita ako na girl, hindi ko alam kung anong pangalan niya. Tapos tinanong ko, uy, anong highlighter mo? Ang ganda ng highlighter. Tapos hindi ako natahiya, itinanong ko talaga. Iba yung kulay ng highlighter niya sa cheeks, iba rin yung kulay ng highlighter niya sa nose. Sa cheeks, medyo ma-pink-pink. Tapos dito sa nose, parang golden, ganyan. Ang ganda. And Ever Belena daw yun. So, agara, buy it. Wait lang, magkano nga ba to? This is 199 pesos. These are the shades available. Hopefully, talagang dalawa lang sila kasi ito lang yung natagpuan ko. And again, since this is also sold out, magkaibang Ever Belena counter yung pinagbilan ko. Isa sa Watsons, isa I think isa Robinsons. So we have Candlelight. Si Candlelight yung parang ma-golden-golden and then we have Strobe. Ito ata yung ma-pink. Diyos ko, hirap na hirap talaga ako magpakita ng items. Pero ayan si Candlelight. Watch natin na ganyan. Ay! Girl, grabe siya! As in, gumano lang ako. As in, tsing, tsing! Para siyang eyeshadow. Walang justice na ibibigay yung camera ko. Pero girl, ang pigmented niya. Although I can see like chunks of glitters, pero ang ganda niya. I mean, 199 pesos. Usually yung highlighter, mahal eh. Eh syempre, di ba masalo ko na clear use kasi ang ganda ng pigmentation na una. Grabe siya! This is Strobe. Tapos ito yung kanyang swatch. Hopefully, kita din. Ang hirap kasi mag-focus dito. Kailangan ko lumapit sa camera. Ayan. Sana ganito rin siya pag in-apply ko. Kasi minsan, okay siyang iswatch. Tapos hindi siya okay sa face. Or vice versa. Okay siya sa face. Pero pag swatch mo, parang mawawalan ka ng gana na suotin siya. Dahil hindi siya ganun kaganda. Pero ito, okay siya sa swatch. I'm very hopeful for this one. O diba, napa-English ako dahil nun. So we have the Ever Belena Undercover 12 Color Eyeshadow Palettes. So ito yung una and then I think ito yung pangalawa. Both are 395 pesos each. And ang kamukha niya is si, alam si Urban Decay na Naked Palette. Yung Heat Palette. Ayan siya sa loob. Grabe, 395 pesos lang siya. Tingnan nyo naman. These are a mix of mattes and then neutrals. Alam nyo, wait lang. Hindi ko mapigilan yung sarili ko dito sa shimmery. Let's watch natin. Wala siya, baka isipin niya sponsor. I mean, for 395 pesos. Ang ganda niya. Ayan yung swatch ng eyeshadow. Sana nakikita. Tapos, ito yung mismong eyeshadow palette. Ayan. Girl, focus. Ang ingay nito niya, sorry. Pero, ayan yung palette. Alam nyo, swerte yung mga nag-uumpisa mag-makeup ngayon. Kasi, nung nag-start ako mag-makeup, tas ang afford ko lang ay yung mga local brand makeup. Girl, walang mga ganito. So, ayan, swerte ninyo. Kaso nga lang, okay na Ever Belena eh. May ano lang eh. Yung brush na, bakit ba kasi ipinagpipilitan laging sponge tip applicator? Tanya! Pero alam nyo, magagamit pa rin naman to. I mean, nakakapag-apply pa rin siya. Okay pa rin siya kaysa sa wala. Lalo na dun sa mga super corner na hindi maabot ng kamay nyo kung mahaba yung kuko. Okay din, pero yung other side, it's a brush. Mas maganda sana kung ito, flat tip na to, medyo mas kumapal pa siya kasi medyo flimsy siya. Tingnan, ang nipis masyado. Ayan. Tapos, lagyan mo ng blending brush dito sa kabila. Girl, this one, Undercover 2, mas bet ko yung ganitong kasimple lang, yung Ever Belena na ganyan, kesa sa alaki masyado ng text. Tapos, tingkan din siya, 12 color eyeshadow. Ito, parang naalala ko si Modern Renaissance palette dito ni Anastasia. May mga olives, merong berries, tapos may mga super warm na brown. It's also a mix of shimmers and then mattes. Pero mas marami, I think, yung matte. Yes, mas marami yung matte. I-try natin iswatch tong pinaka-berry na shade na to. Pero ayun yung swatch na. I mean, for 395 pesos, okay na siya. Effort much mag-focus, pero ayan yan. And then here's
the swatch. Dalawang beses kong pinagpatong. Alam niyo naman guys na hindi ako ma-eyeshadow, pero na-excite ako dahil alam niyo yun, ang dami ng pwedeng pagpilian. Napansin ko ah, nung lumabas si BLK Cosmetics at si Vice Cosmetics, talagang lumalaban yung mga existing o yung mga nauna na OG na local brands. Everbelena Advanced Lash Define Waterproof Mascara for Top and Bottom Lashes, kasi dalawa yung kanyang pwedeng i-open na side. Ayun, tanggalin yung plastic kasi mahirap. Ayan. Ito is for the top lashes, tapos curved yung wand niya. Hindi masyadong malaki yung wand, which I like. Minsan kasi pag sobrang laki ng wand, mahirap siyang ikuha dun sa mga corners or ipasok sa corners. And then yung sa bottom, super liit niya. Ang naalala ko naman dito is yung si Clinique na Lash Impact ba yun na pang bottom lashes. Kasi mas maliit siya and mas makukot na maayos yung mga lashes dito sa lower lash line. Itong mga bago, and I feel like, ano ba to? Parang kapangalan niya yung mga matte lipsticks, kung di ako nagkakamali. Existing matte lipsticks ni Everbelena like Toast of New York, Sexy Nude, Dusk. Open nga natin. I'll be swatching to kasi marami pa akong ipapakita, masyadong tatagal yung video. And ito kasi yung alam ko na meron ng existing na shades. Okay, so retractable siya. So huwag natin masyado ibukas, baka maputol siya. Uy, in fairness, pigmented, tsaka creamy. Ayan o, mabilis siyang i-apply. Ang gaganda na naman ng product. Well, not everything, pero diba, at least nagre-level up. Ang ganda. Ayan yung swatch na, and as you can see, ayan o, retractable sila. So hindi mo na kailangan magtasa kasi ayun, nawawala ko sa focus. Iikot mo lang siya, twist. So, I also got... And I also got items from Caroline. And pansin nyo, nag-rebrand siya. So, iba na yung mga packaging ng items. And, ayun. Yung iba, pareho lang na makeup. Parang nire-package lang. Ang ganda rin gawa ng one brand makeup review. Caroline Oil Control Liquid Makeup. Parang ayaw ko nang buksan. Kasi kung gagawin ko ng first impressions, diba, dapat kompleto siya. In the shade Oriental, so meron siyang mga shades na available. Hindi siya like one shade lang. Uses, ang nakalagay foundation. So okay, foundation pala siya. Akala ko pala like BB cream or what, nakalagay naman. And then syempre, knowing me, bumila ko ng tint. So dalawang klase yung tint na nakita ko doon. We have this Caroline Jelly Tint, Squeezy Tube, tapos yung parang tint na may sariling wand. Pero ito, Lip and Cheek Tint. So wait, naguluhan ako. Jelly Tint. Siguro pwede naman ito Lip and Cheeks, no? Tapos itong isa, Lip and Cheek Tint. Basta parang silang Lip and Cheek Tint. So this is in the shade Berry Red. And itong isa, walang nakalagay na shade. It's just Jelly Tint. Itong mga to naman, nabili ko siya kasi nakakita ako ng review before. And nawala siya sa isip ko. Tapos parang nakita ko siya, ito ata yun. Although nag-repackage nga sila. But these are the Caroline Oil Control Blush On. And you know, I am oily. So ayan, baka okay siya for me. I got the shades Charming Pink, Peach Glow, and then Fresh Tomato. Also, may nag-request din sa Instagram ko itong si Fresh Tomato. Ilang beses ako naka-receive ng messages na tingnan ko daw kung okay. Blush, tas may kasama siyang puff na ganyan. So baka hindi naman ganun ka-pigmented or hindi ko alam. Kasi diba, parang hirap mag-apply ng blush ng puff. Baka mapasobra. Next, we have items from Colorette. Alam niyo, ilang beses na rin naman ako in-email ni Colorette na I think may event noon, hindi lang ata nag-align yung schedule, tapos ano pa ba. Tapos yung kinukuha nga nila yung address ko, hindi ko siya na ibibigay hanggang ngayon. Pero ayan, napupunta ako ng Landmark. Meron silang Colorette doon. Colorette, color tint, and then lipstick. Ito ata ang lipstick, hindi ko ito binili. I think kasama to sa isang giveaway. Basta kasi itong haul na to, halo-halo siya na binili ko. Yung iba bigay. Parang itong haul na to, tagalhati siya binili ko at hindi. Kasi diba yung iba naman, hindi naman sinesend. Kaya kailangan mong bilhin kung sumunod talaga i-review. So, ito si shade na Suri. Diyos ko, ito, isa pa to. Ang dami nagre-request ng review nito. Colorette Color Tint Intense Blend Lip and Cheek Oil. Ang dami niya. So, I got the shades Dion and Talia. Tapos, ito daw, kailangan mo siyang i-shape. Sinabi sa akin nung nagtitinda. Swatch natin. Si-separate kasi yung ano niya. Yung particles. Wow. This is Dion, and then pag-blend mo siya, alam mong may oil. Kasi sinabi rin naman niya na oil-based siya. So, this is nice kasi coral yung shade. Especially for like dito sa area na yan. Yung mga drunk blush, magandang gamitin itong mga ganito. Kung wala lang ko suot ngayon, in-apply ko na siya. This one naman is in Talia. And ito naman, darker shade siya. So, I got something na nasa light range and then isa sa dark range. Shake it up real good, sabi niya. There. Ay, grabe. Grabe, kailangan mo siyang ispread. Ang dami ko na ilagay. Ito guys, sinenta man siya sa akin ni BLK. Hindi kasi ako nakapunta dun sa event. But I already bought for myself. And then, yun, nireview ko na siya. I'll be putting yung link sa baba kung gusto niyong malaman. Pero hindi ko tinest out dun. Hindi ako bumili ng matte lipsticks. Kasi feeling ko, nag-iba lang naman yung shade. But
the formulation is still the same. Ang ganda ng packaging ni BLK. It's the same packaging dun sa nauna nilang, like, the regular permanent collection. Pero ang naiba lang is yung text. Ito is, ano bang kulay nito? Parang peachy. This is in the shade My Love. Dito natin is swatch. This is Honey. Pigmented siya and creamy. And lastly, we have Beautiful. Alam niyo yung mga matte formulations ni BLK. Other than pigmented, madali siyang i-apply. Although, napapansin ko, as compared to other matte lipsticks, mas madali siyang matanggal. Pero okay lang sa akin, lalo na pag gusto ko yung shade, di bali na mabilis matanggal basta gentle sa lips, tsaka magandang tingnan yung shade. Bagay sa akin. Ayan yung mga swatches, guys. Ito sakto, wala akong binili na ganito. At alam niyo ba, nung bumunta ako doon, hindi ko alam na meron palang available na starter kits. But anyway, okay lang din naman. Tapos ko na i-review. K-Beauty Starter Kit. So, pag in-open mo, ang ganda ng packaging kasi nga, K-Beauty. Tapos, BLK Cosmetics na BB plus CC Cream Stick. We have one intense color liquid shadow. And lastly, yung All Day Lip and Cheek Water Tint. So, pag bumili ka nito, meron kang mafi-free na stickers na ito, nandito sa cellphone ko. Nilagay ko siya sa phone. Hindi kasama, guys, yung phone case, ha? Itong mga stickers, kinuha ko lang tapos lang random ka lang siya na nailagay. Ang ganda niya. Cute. And lastly, we have this K-Beauty Limited Edition Mirror. Alam niyo, pinost ko to sa aking Instagram, pero hindi ko masagot yung tanong kung paano ba magkaroon ito. So, ayan, tulong tayo sa isa't isa. Let me know, let others know kung paano makakuha ng limited daw edition na mirror. Tapos, very uso to sa Korea. Parang kahit saan ako pumasok na cosmetic shop like 3CE, Romand, meron din ako ganito. As in, same shape, guys. Same shape na ganitong mirror. Tapos, matte din siya. Ito, my God, hindi ko na talaga na-film talaga. Pero, sabi ko, I'd be doing at I tried following an Anklutz makeup tutorial using Anklutz brushes. Dami kasi talagang ginagawa. Alis ako ng alis. Pero for 500 pesos, girl, buong brush set, 500 pesos. Tapos ang ganda pa na itsura niya. White and rose gold. Two of my favorite colors. In fairness, Ate Anne, ang lambot niya. So it contains 1, 2, oops, 3, 4, 5 face brushes and then 5 na eyeshadow brushes. Alam niyo, sobrang masaya ka for another YouTuber na alam mo talagang deserve niya yung nakakamtan niya ngayon. Kamtan? Hindi ko alam kung anong naramdaman ni Ate Anne. Let me know, Ate Anne. Nung nakita niya na nakatatak yung pangalan niya dyan, Anklutz. Kasi pag nagsastart ka naman ng YouTube channel, hindi mo alam kung magiging okay ba siya. Pero, girl, yung ganito, magkaroon ka ng sariling ganito. Ito yung mga brushes, guys. And alam ko masaya si Ate Anne, pero no one will ever know the feeling kung anong naramdaman ni Ate Anne. Nung dumating yung unang sets ng ganito niya, yung parang, ito na, meron na talaga siyang brushes. Congrats kay Ate Anne kasi super, super duper deserve naman niya. Super hardworking. And ayan, nakasulat dito for the tutorial video on how to use this, please go to my YouTube channel. Siguro I'll just search kung ano yung video na yun tapos ilalagay ko in the link down below, helping another YouTuber out. Pero ayan, excited to try these ones. These ones I bought sa Skin Potions. And Skin Potions is also amping it out. Nakikita ko yung mga products na nilalabas nila. And guys, may malapit kasi sa amin. Kaya ako napabili. Pero itong lip tint sa to, tatlo siya. Pero dalawang klase ng variant. Itong isa na nasa box, they call this as the Unicorn Shaker. And this reminds me of the packaging of a Lancome na Juicy Shaker ata yung name nun. Pero ayan siya. Tapos, kailangan mo nga siyang i-shake bago mo i-apply. Sponge tip ata siya, guys, eh. Tapos, pag in-apply mo, ayan siya. Para siyang, I do not know, jelly tint ba to or water tint. Pero, pag kinumpare mo siya dito sa kanyang packaging, ayan yung packaging. Tapos, ito yung swatch. Super light niya sa swatch. So, siguro, buildable or I do not know. Kailangan ko pa siyang itry para malaman ko. Gruel is the darkest shade na available. Dito na tayo mag-swatch sa kabila. Ayan. Ang bango. Ang tamis. Ito talaga yung gusto ko sa Skin Potions. Mananamis yung amoy ng mga products nila. Pero, kung di mo bet yung mananamis na amoy sa ganito, ayan. Hindi ko siya ma-apply. Lol, ayaw lumabas. Ba't ganun? Oh my goodness. Okay. Struggle is real. Ayan, lumalabas-labas na siya. Ito naman, as you can see, is pink. Yan yung mga swatches, guys. Punta ko sa counter ng Nichido. Ito yung mga nabet ko na hindi ko pa nakikita from before. We have the Nichido Matte Finish Makeup Setting Spray. It says here that it's oil-free, weighless? Lightweight siguro, no? Tapos long-wearing, also paraben-free. Contains 60ml and 288 peso siya. This is from a local brand and wala pa akong natatry na okay na makeup setting spray from a local brand. These are the Nichido Ultra Stay Matte Liquid Lip Color. Also paraben-free. Ayos ah, nag-gear na sila towards that direction.
alam niyo kung anong naaalala ko dito? Yung mga NYX na matte lipsticks. Na ganito rin yung packaging. Parang mas mataba lang ng kotir. Mas chubby ng konti yung packaging. Hindi niyo siguro gano'ng makikita kasi nude siya eh. Pero ang ganda ng pagka-nude niya. Ito yung mga nude na okay sa akin. Okay sa skin tone ko. Yung una is Simply Nude. Then we have Chic Cafe. Oh So Spice. And finally, alam niyo yun, yung mga local brand, yung mga color selection nila, nag-a-adapt na rin sila sa mga magagandang nudes. Dati kasi parang sobrang vibrant ng mga shade na tinitinda nila na hindi naman nagko-complement sa skin tone natin. So, ito yung mga swatches nila. And hindi ito yung matte na iniisip mo na liquid matte. They do dry down, pero parang velvety yung kanyang feeling. Tapos, hindi siya transfer proof kasi ayun, nararamdaman ko pa din siya na magsa-slide siya. So these ones are from Detail Makeover, which is also a nice brand na local. Tapos ang dami rin niya selection. I met up with someone from their team and they gave me this Detail Makeover graduation blowout. So bundle siya na ganyan and sa loob ang nakalagay. Meron na ako nung isa dito eh. Itong autumn eyeshadow, kaya ngayon dalawa na siya. And they sell this for I think 599 pesos ba or 600. So ito yung mismong palette. There's another palette in the shade or not in the shade. Pero ikru yung name niya, mas lighter siya. Pero ito mas warmer yung mga laman niya na shades. So when you open, you get 15 colors. Tapos may mirror din siya na ganyan. May plastic na may parang maple leaf na naka-print. Tanggalin natin siya. Ang gaganda ng color selection, di ba? Tapos, warm will complement our skin tone. Try natin tong si Paisley na shade. Yan siya. There. Oh, pigmented. Mag-try din tayo na isang shimmery because this is a mix of mattes and shimmers. This is in the shade Apple. Wow, ang ganda ng pigmentation. There. So, ayan yung palette. Sorry, baliktad. Pero ito yung swatch. Girl, ang pigmented, di ba? Also, sa loob nun, meron siyang kasamang Flutter Lengthening and Volumizing Waterproof Mascara. Try ko na siya. Hindi siya nag-work sa akin. Bumababa yung lashes ko sa kanya. We have this Detail Makeover Pro Foundation. Tapos, iba-ibang shades. And then, lastly, we have this Detail Simply Matte na lipstick in the shade Sexy. This is like a red shade. And, meron pa pala. Yung kanilang eyebrow pencil with brush. There. To be guided, this is a bundle of their mousse lipsticks and iba yung packaging niya. In fairness naman sa packaging. Ang ganang tingnan yung packaging. Okay, kinain ako ng packaging. Ano to? Sweet Pink Edition in the shade... Yes, Sweet Pink. Okay, very good. Kinain tayo ng packaging. Pero ito si Sweet Pink. In fairness, ang ganang kulay tingnan sa tube. Let's watch. This one naman is in the shade Ruby. Ang ganda talaga ng packaging. Rebel Red Edition. Tapos, naku, paano ba? Ipopress mo tapos, kasi haba ng kuko ko eh. So, ipopress mo and then, ano ba? So, paano na to? Ah, hindi. Ayun! So, ipopress mo siya dun sa taas at pababa. At saka pala tumalsi kanina. Ruby yung shade. There. And then, lastly, mukhang maganda to, ah. Nude. Nag-stop mag-record, sorry, pero ito yung huli kong na-swatch. This is in the shade Honey Bronze. Pakita ko na mas malapitan. Ayan siya, pigmented, but not thoroughly matte kasi ayan, makikita mo na may konti pa siyang sheen. And lastly, from Detail Makeover, we have their All Matte Eyeshadow Palette for Day. So, meron din for Night. Wala na namang volume yung buko. Oh, di ba pa? May volume ulit. Pag ganun, ganunin nyo lang yung buhok nyo pagkaan. Ito naman, naalala ko dito yung mga MAC eyeshadow na ganitong-ganito rin yung packaging, guys. Like, as in, parehong-pareho. Grabe, as in, like, same packaging. Tapos may nakasulat lang na MAC dyan. Ayun, ang gaganda pati ng kulay. And if this is, like, the same pigmentation dun sa naunang palette, pigmented siya. Although, yun nga, dahil hindi ko pa siya natatry na isuot for the whole day, hindi ko alam kung long-lasting yung kanyang mga eyeshadows. Pero, yung pigmentation, in fairness. And then, a bunch of Pink Sugar items, pinadala nila to sa akin. Tapos, hindi ko pa siya natatry. Ang dami nila. Ito yung mga sugar tint, lip and cheek tint. Oh, lip and cheek tint. Mga creamy mattes. Lahat kaya ng shade itong pinadala nila sa akin. We also have their eyeshadow quad. Tama ba? Eyeshadow quad. Yes, and then mga HD cheek colors. Wala, ang dami. Okay, wala na siyang laman sa loob, pero HD cheek colors pa. Mag-open na lang ako ng tag-iisa kasi masyado silang madami kung ikikita ko sila lahat. Dapat may isang video na para dito. This is their lip and cheek tint. Ganyan yung packaging niya. And then, mag-swatch tayo. Sakto, ito yung dark shade. Wait lang, lip and cheek tint. Pero akala ko, like, mukha siyang... Wow, blended. Mukha siyang ano, yung matte na lipstick. Tapos, blendable ba ito? Oo, nabiblend naman siya. Ang tapang ng amoy niya, pero yun yung kanyang swatch.
blendable naman. Nakala ko talaga liquid matte lipstick. So that is it, guys. Alam niyo, sobrang excited ako kasi ang dami kong videos na pwedeng gawin from this haul. Pero guys, let me know kung ano yung mga gusto niyong unahin ko, syempre. Kasi kayo rin naman nanonood, hindi ako. Super ganda na ng local brand makeup si natin and patuloy pang gaganda yan since ang daming naglalabasan na brands. I think yun yung nangyayari pag maraming lumalabas, hindi na nandiyan na monopolize at nagkakaroon ng competition, mas nagle-level up yung quality. I hope you enjoy this haul and again, leave in your comments kung ano yung mga gusto niyong videos. Maraming salamat sa panonood and see you on my next video. Bye!